Kawikaan 3-5. Yan, sabi sa Kawikaan 3-5, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Yan, di ba? Alam naman po natin sa buhay natin, wala talaga tayong kayang gawin, di ba? Kung tayo hiwalay sa Lord. Kaya sa buhay natin, di ba? Bilang mga Kristiyano, tinuruan na tayo eh. Di ba? Kung nung dati, nung di pa tayo nakakakilala sa Lord, talagang kahit anong gusto natin, kahit anong ipagkakaligaya natin, talagang gagawin natin. Pero ngayon, bilang mga Kristiyano na nakakilala tayo sa Lord na napakabuti ng Diyos sa buhay natin kasi nandun na binigyan niya tayo ng strength, binigyan niya tayo ng lakas kung kanino dapat tayo magtiwala sa oras na kapanghinaan natin. Kasi alam natin na once sa Diyos tayo nagtiwala, di ba? Grabe yung ibibigay ng Lord na talagang yung the best. Sabi nga, the best yung plano ng Lord. Tsaka sa buhay natin, diba, wala naman talaga kasi tayong kayang gawin, diba? Kung parang lagi na lang natin iisipin na yung sarili natin, kumbaga sa isang problema. Kumbaga sa isang problema sa buhay mo, alam mo na nga may problema ka na. Diba? Alam bilang mga Kristiyano, alam mo na dapat yung unang mong gagawin. Siyempre, unang mong gagawin, lalapit ka muna sa Diyos. Ay paano kung nanangan ka lamang ay sa sarili mong karunungan, diba? Imbis na inilapit mo na sa Diyos, hanggang sa ipinagkatiwala mo na sa Diyos, ang ginawa mo, parang nagtiwala ka pa sa sarili mong karunungan. Ikaw na, pinroblema mo pa lang yung problema, kaya lalo kang madadown. Pahihirin, no? Problema na, may problema. Yan, diba? Lalo kang madadown, edi ang pahihirapin mo lang sarili mo kasi sobrang kang mag-iisip. Diba? Bilang mga Kristiyano, may stress ka na lang, Lord, parang gagawin ko? Tapos mamaya, pag lalo lumalanan, di natin kaya i-handle, sisisihin natin ng Diyos. But Lord, ginagabayan mo ba talaga ako? Talagang, ikaw ba, Lord, talaga yung mag-ayos ang problema? Ay, kasalanan na natin yun. Imbis na, nung maliit pa lang yung problema natin, inilapit na natin sa Diyos, eh di sana, solve na yung problema natin, di ba? Masaya na tayo na naglilingkod sa Diyos. Kaya minsan, di ba, isipin din natin yung mga bagay na ginagawa natin, huwag tayong puro sisi sa Diyos na, Lord, kalooban mo ba ito? Lord, bakit mo ito inalaw sa buhay ko? Hindi ganun. Minsan isipin din natin, ano ba yung maling nagawa natin kung bakit ganun? Kasi minsan, di ba, sabi nga, binibigyan tayo ng Lord ng mas mabilis na way. Diba? Para gumaan yung mga pasanin natin o kahit ano may mga ginagawa natin. Pero minsan, sa atin na mismo yung mali. Binigyan nga tayo ng Lord ng mas madaling way. Ginawa natin, mas pinahirapan pa natin yung sarili natin. Hindi natin pinakinggan ng Diyos. Mas pinakinggan natin yung sarili nating karunungan. Diba? Kaya ngayon yung tinuturo sa buhay natin bilang mga Kristiyano na unang-una sabi nga, magtiwala ka sa Diyos. Ibigay mo sa Lord yung 100 trust mo. Kasi once na ibinigay mo yan sa Diyos, talagang grabe yung mararanasan mo na kapahingahan sa Lord. Talagang grabe yung mararanasan mo na gaan sa Lord. Yung parang print-free ka sa lahat kasi alam mo na, ipinagkatiwala ko to sa Diyos, hindi ko kailangang problemahin, nahayaan ko yung problema ang mga problema sa akin. Kaya yun, patuloy na magtiwala tayo sa Lord, kasi sabi nga ba sa nagtiwala tayo sa Lord, talagang sarap sa pakiramdam. Diba yung aatenda na lang ng gawain, or uuwi ka sa bahay ng nakangiti, hindi yung kung saan ka pupunta, talagang nabuko nakaburangot. Ang pangit na nga sa atin ng bilang mga Kristiyano na lagi tayong nakaburangot, makikita tayo ng ibang tao, imbis na lagi tayong purin, oh ito sa mga nakakilala sa Diyos, oh parang hindi na naman problema, lagi na nakangiti, ang mangyayari baliktad. Makikita ka din, nakaburangot yun, parang pangit tingnan kasi Kristiyano ka na. Kaya sa buhay natin, di ba, mas piliin natin maging malaya yung sarili natin. Huwag natin igulong yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman natin kayang gawin. Kaya sa buhay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi once nagtiwala tayo sa Diyos, talagang grabe yung mararanasan natin, kakaiba. Tapos parang pupuruhin na lang tayo ng maraming tao na sabihin nila, itong batang ito, simula nung nakakilala sa Lord, parang lagi nang nakangiti, ang gandang tingnan kasi lagi nakangiti, hindi na naman problema, parang nagliliwanag yung buhay. Ang sarap makarinig ng papuri. Bagamat, siyempre, dapat nga, sa Lord may pinagkakatiwala natin, hindi mo kailangan ng puro. Pero ang sarap lang sa feeling na nakikita nila yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Okay, magtiwala tayo ay sa Lord at alisin na natin, patayin na natin yung sarili natin kasi wala naman yung may tutulong sa atin ay talagang yan lang yung, sabi nga yun, di ba, sabi nga, pinakamahirap natin kalaban na yung sarili natin. Kaya gawin natin, patayin natin yung sarili natin, di ba? Magtiwala tayo sa Diyos para nandun na malabanan din natin, maalis natin yung mga bagay na ikakadown natin. Okay, magtiwala tayo sa Diyos and God. Amen! Thanks God! Hallelujah! Ang ingay ng buko. Ayos, sumusi kayan.
Narito ako matakay yung pagpasok ko na kanina na hindi naman ganun dati na maladam ako kagad yung presensya ng Lord. At gusto yung pagpasalamat yung una-una sa pamilya ko, sa buhay kalakasan sa galingan, sa buhay sa pagpapala na hindi talaga kukulang sa araw-araw. Tapos dun sa, ayun, matagal na nga naman dun, ipagpasalamat sila rin sa cellphone ko. Na ayun naman hindi ko talaga yung nasaan, pero dumating. Tapos, ito na, pinagpe-pray ko din na ano, yung sa motor ko. Na, tinanong ako kanina ni mama, sabi, ano ito pong mga kailangan doon para magpahigit. Dun na, nagagala ko na, hindi ko naman sinasabi sa kanya, hindi ko rin naman niling na ako, pagawa mo yung motor. Hindi ko naman sinasabi na ganun, pero kanina, tinanong niya na lang ako. Sabay, ayun lang. Tapos sa, ayun na, nandito ako. At, yes! Yay! Hallelujah! Ayun! Dito sila sa ikalawang pagkakataon ng gustong pasal. Ito na nga yung kapatid. Palakpakan natin ang Lord sa buhay. May paglangga na tayo dito. Kasi namin lang. Yun, syempre, unang-una nagpapasalamat ako sa Lord. Syempre, sa buong maghapon na magandang pag-iingat niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Tapos, syempre, di ba? Na nandito kayo. Diba? Nandito yung inyong nandito kayo. Diba? Malaso. Yun, syempre, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Lord. Syempre, sa patuloy na pag-iingat niya sa family ko, di ba? Na talagang grabe yung pag-ibig ng Lord sa buhay ng bawat isa atin. Diba? Lalo na kay mama, na si mama nasa malayo. Nagpapasalamat ako sa Lord sa pag-iingat. Siyempre, sa blessing na pala na pinagkakalam niya sa family namin na talagang hindi nakakaranas ng pagkukulang. Talagang once nasa Lord ka talaga, hindi mo kailangan ng problema. Kasi talagang Lord, pag nagtiwala ka sa Lord, Lord na yung mag-provide doon sa buhay mo, sa buhay ng family mo. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord. Yun na talagang grabe yung ginagawa niya sa buhay ko, sa buhay ng family ko. Yun, maraming salamat. And God bless you. Thank you, Lord, kuya ko. Ito lang pagkakataon na gusto ko sa lahat ng Lord. May nakalimutan ang ipagpasamad kay Lord, baka mapanis. Baka mapanis. Yung module na ano na pampasa pa sa Monday, katapos yung maghapon lang. Woohoo! Sa akin, okay. Yung module. Yung module. Uy, madami yun. Yan na po. Sino sa ikatlong pagkakataon? Oh, bus. Pagkakasalangan po sa Lord na buhay kalakasan. Pasama sa kayaan. Ay, salamat sa Lord dahil ako'y talagang umadid pa rin ka, parang ako'y inalang ko rin. Inalang ako dito kahit maulan, kahit ako'y well, ano, inipilit ko talaga kahit sabi ko, ano, punta muna ako dito bago mag-bis, para, ano, para matanggap lang more bless, more, ano, blessing. Hallelujah. Kasi ako'y, ano, galing sa mahuban. Hindi ko ba ako maligbing kasi sabi ko wala akong magawa ko. Gagawa na lang ang paraan para madali ang makatid sa gawain. Eh, yung motor ay nasa baba. Nakalina na dita, ito, okay, patay. Ang lakas ng ulan. Sabi ko, may nakita akong plastic na ano na nalagay sa gito kahit maliit. Sabi ko, ito na lang kahit, ano, okay lang. Parang may matiraman lang na hindi basa. Pero talaga nang hindi mismo. Hindi, nakahanap ko. Kahit mo lang ay, takbo ko lang talaga may anong pagod. Kasi sabi ko nga, mga perong motor.
Pero muntar sa, pumunta lang akong gawain, tapos yung diretso bisan, no? Sabi, ay sige toto yan, tapusin mo na yung, ano, tapusin mo na gawain. So, ayun. Amen. Yeah, teka po na naayim. Yung kahapon nga. Kahapon nga, isang araw yun. Isang araw ba? Para ka dito kahapon. Okay, isang araw. Ayun, isang araw nga. Mandi yung... Ay, ayun. Oy, ako na naman. Amen! Hallelujah! Talagang ano po, yung kumbaga... Ako'y... May nakita akong tao sila na malalaki. Okay, parang maliit lang, pero... Ano, kita ko sila. Parang sila yung nagtitipon-tipon. Tinipon-tipon sila din... Ang dami nang nasa paligid kong... Saan lugar? Ano po? Basta nakikita mo lang gano'n. Hmm. Kaya nakikita ko lang gano'n? Oo. Kasi daming nakapal na, no? Parang dami kong... Daming nakapal na. Parang... Dito? Hindi. Si Ibig. Hindi niya alam kung saan. Basta napinakita sa kanya. True. Maraming nakapalig... Parang maraming nakapaligod. Na... Hindi ko ma-ano kung... Basta po, puti ay, wala ko. Puti ang damit. Hindi ko ma-alinaw kung... Hindi ko ma-alinaw. Kasi ayun, eh, parang ano, sila po yung... Malakas po sila ng tao ay, hindi ko sila... Parang nag-uusap-uusap sila. Tapos yun, kaharap po si Lord. Na parang naka sila naka luhod. O nakaluhod po. Oh. Then, yung mga kasama, parang kung may kasama na ako ulit po, sila ay nakan sa akin, nakatingin. Parang makan sa, nakaharap lahat sa akin. Sige. Ano. Baka yung, nagsataka sila ba't naroon ka? Eh, din yun. Di mo, parang kasi. Kasi ako po yun na, ano, na, parang, ito. Yung ano? Yung mga kail po ay lumalapit sa akin. Kasi ano, unti-unti silang lumalapit sa akin. Pero di ko po ano, yung pagdating ko po parang lumalapit sila sa akin. Yung mga tao po ay nakaluhod lang sila. Mga nakaluhod lang sa harap. Nakaluhod lang po din. Yung si Lord po na yung ano, parang yung mga, nakita ko po yung mga nasa, yung mga, ano ay, na, mga itim sa likuran, yung ano, sa ibang may puli po, yung itim pa po, may itim pa po sa likuran. Yung parang ano po, unti-unti po silang pumuputi. Unti-unti po silang pumuputi. Parang inatawad na sila ng Lord. Parang inahabaga ano na. Yung pa, parang po pila po, ano ka na, sabi. Nilinis na sila ng Lord. Ano, para kung sobrang saya ko nun, parang nasa ano ko, nakangiti ako. Sabi kay... Oh. Kasi, yun nga, marami po ako nasa ano ko, para kung ang daming, yung kung nasa ano, parang mga maasalanan, ganyan. Siyempre, eh, ayaw pa, di yung panalig maratang pasalanan sa buong maghapon. Maranasan ko, oh, wala pa mong tao ang perfecto, kundi si Lord lang. Yun lang, pa sa Lord lang yung maraso ko. Ikaw na. Ayun, so magpasalamat sa Lord sa panibagong araw, kalakasan. Saka ngayon, nandito dito tayo, muli tayo binalik ng Lord sa... Ayun, ay, dinala ulit ng Lord yung mga panyapak natin dito sa lugar na ito. Ayun, so magpasalamatan ng Lord sa mga blessing na patuloy na ramaraga sa atin. Tsaka yung mga pagpapala yun. Tsaka yung sa vision na yun, nakakatuwa. Ayun, salamat sa Lord sa mga pagsubok na nararanasan ng bawat isa sa atin na yung patuloy na nanigidot tayo, hindi tayo nagpapatay sa kanila. Kasi nga, sabi nga na ang bawat isa sa atin may pinangahawakan. Na, yun nga, may pinangahawakan tayo kaya tayo nananatili dito na yun nga, may, sa bawat isa may patutuwa. Kaya yun, lagi lang natin ipagpasalamat sa Lord yung mga magagandang bagay kahit hindi yung mga magagandang bagay kasi doon sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin na natututo tayo. Kaya yun, sa Lord lang yung mataas sa papo. Sige, na mortify, na i-bless mo ang bawat isa, O Lord God, in Jesus name, Panginoon. Maging ganun din, O Lord God, sa mga hindi na pumunta dito, O Lord God, na alam ko
na yung puso nila, O Lord God, na nagpasalamat sila sa iyo, O Lord God, in Jesus name, Panginoon. Yes, O Lord God, ito pinasasayaw ko ng blood ni Jesus, O Lord, sa'yo ko lang pinatas, pinabatas, pagpuri, pagsamba, pagluwalhati, tayo sa pangalan ng Jesus. Amen.